Hello guys! Welcome uli sa Math ni Kuya. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Math ni Kuya channel ay ang tungkol dito sa simply supported one-way slab minimum thickness o yung kapal po ng simply supported one-way slab. So, kaya lang, bago natin pag-usapan ang computation niyan, pag-usapan po muna natin kung ano po yung simply supported. Pag sinabi pong simply supported, ito pong figure A. Wala po siyang continuation sa kabilang side. Ito po yung sinasabing simply supported. So, dito po sa figure B, ito po yung one-way slab, one end continuous. So, meron po siyang continuation sa kabilang side. So, ito pong sa figure C, ito po yung one-way slab, both end continuous. So, meron po siyang continuation sa kabilaan. Ito po yung figure C. So, ayun po yung kukompyutin po natin. Ito pong single na ito, ito pong simply supported. Wala po siyang continuation sa kabilaan, yung figure A. Okay, so dito sa next topic natin, pag-usapan naman natin kung ano yung one-way slab. No? Kanina diniscuss natin yung simply supported. So, itong one-way slab, meron siyang given. No? So, ang length natin is equal to 4,000 mm or 4 meters. So, yung width niya is equal to 1,800 mm or 1.8 meters. So, dito sa one-way slab, ang formula niya para malaman natin kung one-way slab siya, is equal to length divided by width is greater than or equal to 2. So, ayun yun. So, pag pinag-divide pala yung length divided by width or yung long side niya divided by short side, is equal to 2 or greater than 2. So, ganun po. No? So, yun po yung one-way slab. So, ibig sabihin, so, pag dinivide yung 4,000 millimeter na length sa 1,800 millimeter, ang answer dyan is 2.22. So, ibig sabihin, kung mas mataas siya sa 2, so, ang slab natin is one-way slab. So, mataas sa 2 or equal to 2. So, one-way slab po yon. So, para ma-compute no, yung minimum thickness ng one-way slab natin, kung ang weight of concrete natin is 2,400 kilograms per cubic meter, at yung grade 415 MPa reinforcement natin, ang minimum thickness ng one-way slab natin is equal to length divided by 20 pala. No? So, ibig sabihin, kung ang length natin is 4,000 mm, di-divide natin ng 20, ang minimum thickness pala ng one-way slab natin is equal to 200 mm. So, ayun po yung minimum thickness po ng one-way slab natin sa videong ito. So, okay guys, so ayun lang, no? Kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bells para ma-notify po kayo sa mga next video ko, at pakishare na rin po itong videong ito sa mga friends nyo, relatives, kung makakatulong sa kanila. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.